Hindi ko sasabihin na huwag ka magalala. Kasi kung ako ang nasa posisyon mo, mag-aalala ako kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Medyo mahihain si Sir eh. Pero sa'yo, tingin ko bagay kayong dalawa. Sige na, umalis ka na. Hindi ka bagay dito sa mansion. Hindi ka bagay kay Sir. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Gagawin mo ba ang lahat para sa kaligtasan ng pamilya mo, kahit ang kapalit nito ay ang iyong kalayaan? Ako po si Sheila at nais ko sanang ibahagi ang isang mapait na karanasan namin ng kapatid ko na si Maymay na nangyari dahil sa kasakiman ng aming tatay. Medyo mabigat po sa kalooban ito. Masakit balikan ang memorya pero gusto ko sanang ikwento sa inyong channel para na rin magsilbing pag-asa sa mga taong nakakaranas ng parehas na karahasan sa kamay ng kanilang mga magulang. Ang mga taong dapat nagpoprotekta sa atin pero kabaliktaran ang ginagawa. May pag-asa pa. Kapit lang po tayo. Nangyari ang kalbaryong ito sa amin 5 taon na ang nakalipas at nagsimula ang lahat sa isang maulan na gabi. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. May! Bilisan natin. Kailangan na natin makauwi. Ate! Hintay! Saglit lang! Yung chinelas ko kasi, pudpud na. Baka mapigtas. Sunod ka lang sa akin, May, ha? Ako na magbubuhat ng lahat ng paninda. Basta't bilisan na lang natin. Baka maunahan pa tayo ni tatay pauwi. Ang sakit na ng paa ko kasi, ate. Kanina pa tayo dun sa pwesto natin. Alam ko, May. Konting tiis na lang ha, malapit na tayo makarating sa bahay. Alam mo naman mangyayari pag nauna siya sa atin eh. Opo, ate. Pero bakit ganun si tatay? Lagi siyang nananakit. Lagi kanyang binubugbog, ate. Hayaan mo na, May. Siguro sa akin na lang na binubuhos yung galit niya. Bakit ka pumapayag, ate? Eh, wala naman tayong ibang pupuntahan, May. Tiis-tiis na lang hanggang makatapos ng pag-aaral si ate, ha? Tapos hahanap talaga ako ng magandang trabaho. Tapos aalis na tayo, ha? Pangako, May. Pero sa ngayon, ano nga yung usapan natin? Pag nawala siya, magtatago ako, tapos tahimik lang po. Tama. Good girl. Sige na, tara na. Bidisan na natin, malapit na tayo. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang madilim pa ang buong bahay nang makauwi kami. Ibig sabihin, wala pa si tatay. Kakagaling lang namin sa pagbebenta ng balut kaya inumaga na kami. Gayunpaman, madalas namang umuwi ng mas late sa amin si tatay dahil malimit na galing sa inuman kasama ang mga kumpare niya. Nag-aaral ako sa araw at sa gabi naman ay nagbebenta kami ni Maymay ng balut para may pangtustos sa gastusin. Matagal nang namatay ang nanay namin at kahit mayaman ang mga magulang ni nanay, simula nang nawala siya ay parang kinalimutan na rin nila kami. Masakit man isipin, wala naman akong magagawa tungkol doon. Sabi naman ni tatay, hindi naman talaga kami ginusto ng lola at lolo dahil tutol sila sa pagpapakasal ni nanay kay tatay. Kaya siguro ayaw na nila ng kahit anong koneksyon sa amin.
Dahil dito, napilitan na rin ako na maghanap ng pangkabuhayan kasi mukhang ginagastos lang ni tatay ang sweldo niya sa bisyo. Ilang beses na kaming naputulan ng kuryente at tubig. Baon na rin sa utang. Pero kahit doble kayod na ako sa eskwela at trabaho, kulang pa rin. Katulad ngayong gabi, matumal ang benta ng balut. Kila! Hey, May! Saan kayo galing? Tay, nandito na po pala kayo. Tinatanong ko kayo, saan kayo galing? Doon lang po sa pwesto namin. Hinantay po namin maubos yung paninda pero wala po talaga eh. Siguro kasi malakas yung ulan kanina kaya hindi masyado lumalabas yung mga tao. Talaga? Eh bakit sinabihan ako ng kumpare ko na nakita ka daw niya na nakikipaglandian sa kapitbahay natin? Naku, hindi po. Magtitinda lang po kami. Kahit tanungin niyo pa po yung mga katabi namin sa pwesto dun. Naglalampungan daw kayo ng anak ni Aling Mila. Kitang-kita daw niya. Yung Brian daw. Lumapit lang naman si Kuya Brian sa amin kasi bumini siya. Yun lang po yun, Tay. Manang mana ka sa nanay mong malandi. Kaya siya namatay kasi naglulumandi siya. Nabundol siya ng sasakyan. Galing siya sa trabaho kahit may sakit siya nun. Kaya hindi niya nakita yung kotse. Kinailangan niya magtrabaho kasi siya lang yung naghahanap buhay sa pamilya natin. May gusto ka bang iparating? Ano naman ang gusto lang may trabaho nun? Mabuti nga may pakinabang siya. At sinasami po bang nagsisinungaling ako? Alam kong kalaguyo niya yung boss niya. Yun ang katotohanan. Kaya siya ginagabi ng uwi dahil haliparot siya. Tay, hindi naman po ganun yung nangyari. At mukhang kuha mo yun sa kanya. 18 ka pa lang pero nanlalalaki ka na. Umukulo talaga ang dugo ko tuwing sinasabi ni tatay ang ganto tungkol kay nanay. Hindi na niya nirespeto ang patay. Ginagawan pa ng mga istorya. Hindi ko din alam kung saan lupalop hinugot ni tatay na malandi ako dahil kahit kailanman hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Hindi pa nga ako nagpapaligaw eh. Saan naman ako kukuha ng oras sa pagitan ng pagiging iskolar, tindera at pangalawang ina sa kapatid ko para magkaroon pa ng love life? Pero hindi pa rin maintindihan ni tatay. Mas pipiliin niyang maniwala sa mga mahal niyang kumpare kesa sa sarili niyang anak. Nakakaya ka. Kumpare ko pa nagsabi sa akin ng kung anong ginagawa mo. Parang ang prostitute pala dyan sa gabi. Siguro yan ang gawain mo tuwing gabi, no? Ha? Mga lalaki, inaabangan mo sa kalsada. Tay, sobra naman po. Wala naman talaga akong ginagawa. Kaya ba sinasabi mong mahina ang benta, ha? Kasi busy ka sa ibang bagay? Eh baka naman pinabayaan mo lang mga paninda nyo. Nagsisinungaling ka lang para mapagtakpan ang kalandian mo. Hindi nagsisinungaling si ate. Kasama ko siya buong gabi. Di naman po siya ganun. Tumahimik ka nga. Usapang matanda to, nakikialam ka. Palibasa yan ang nakikita mo dito kay Sheila. Lagi sumasagot sa nakakatanda. Ikaw, Maymay, wala kang respeto kasi pinapalaki kang bastos nitong kapatid mo. Ay, hindi naman po. Nagsasabi lang po ng totoo yung bata. Tingnan mo, walang preno yung bibig mo. Napakabastos. Walang galang. Di ka talaga papatalo kahit kailan. Kahit mali ka pa. Nakita ka na nga eh. May titestigo pa laban sa'yo tapos papalusot ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Yan ang nararapat sa'yo. Dapat tinuturuan ka ng leksyon. Daig mo pang pokpok. Tama na po. Natatakot na si May. Anong pakialam ko, ha? Kayong dalawa. Pabigat kayo sa buhay ko. Akin na yung kita nyo ngayong gabi. Dali! Tay, bala ko po sanang gamitin yan pang baon ko po bukas eh. Naubos na po kasi... Umahimik ha! Dami mong dada. Kaya ako nabubuisit sa inyo eh. Puro problema! Teka, bakit ito lang? Tulad nga po na sabi ko kanina, matumal kasi yung benta.
Alam ko, meron ka pang pera. Labas mo na. Akin na. Kailangan ako. Tay naman, magiinom ka pa. Mukhang nakarami na kayo eh. Di na tatapos ang kasiyahan kina Monching. At nangako akong bibili ng pulutan, kaya bigay mo na sa akin ang ibon mo. Alam ko may tinatago ka. Nabayad ko na po sa Meralco kahapon. Pangalawang buwan na po tayong hindi nakakabayad tayo. Mapuputula na po. Buwisit! Anong dadalhin ko doon sa inuman ngayon? Akin na nga yung balot. Dada lang. Ibala ko po kasing ibenta yung natitira. Sa pangalawang sampal na padapa ako sa lakas ng pagkabigwas sa akin. Nangilo ang bungo ko dahil buong puwersang binuhos ni tatay sa pagkakataong ito. Dito naman napasigaw si Maymay. Sinubukan kong gumapang para takpan ang bibig niya pero narinig na siya ni tatay. Tay! Tama na po! Iba sinabi ko, wag ka sasagot. Ha? Sorry po, tay. Hindi na mauulit. Aboy talagang hindi na. Halika! Inablot niya ang buhok ni Maymay kaya napasigaw ang bata sa gulat. Hinatak niya ang bata papunta sa kwarto at agad akong tumakbo para sumunod sa kanila pero hinampas niya ang pintuan sa aking mukha at sinarado ito. Sinubukan kong buksan pero nilock niya. Dito na ako nagsimulang magpanik at magwala sa pintuan dahil kahit kailan di pa niya nagawang saktan si Maymay. Laging ako pero ngayon pati ang bata. Tay! Huwag si Maymay! Huwag mo siyang sasaktan! Ako talaga, pikampika na sa inyong dalawa, ha? Yung bibig mong bata ka, talagang hindi mapigilan. Sinabi ko nang huwag kang makikisali sa gulo, pero tuloy-tuloy ka. Kakampihan mo pa talaga yung halipart mong ate? Hindi na po, tay! Hindi na po! Pangako! Tatahimik na ako! Tay, bukasan mo yung pintuan! Parang awa niyo na po, huwag naman yung bata! Hindi! Ito ang nangyayari pag sumusuway kayo. Kailangan na ng leksyon. Daba! Dumapa ka ngayon na. Nasaan na ba yung latigo ko, ha? Tay! Huwag po! Please! Hindi na po talaga mauulit! Sorry po! Sorry! Aray! Tay! Aray! Tama na po! Tay, tama na. Huwag na si Maymay. Ako na lang po. Huwag na si Maymay. Hindi. Tanda mo tong buwisit kang bata ka. Yan ang dapat sa'yo. Sinisipa ko na ang pintuan sa puntong ito, Sir Jupiter. Kumuha na rin ako ng kahit anong bagay na pwedeng ihampas sa pintuan para masira ito, pero hindi talaga mabuksan. Sa bawat pagsigaw at pagiyak ni Maymay, ganun na lang ang pagkirot ng puso ko sa nangyayari sa nakababata kong kapatid. Pero ang mas nakakatakot sa nangyayari ay biglang huminto ang lahat. Hindi na umiiyak si Maymay at hindi na rin sumisigaw si tatay. Mas nabahala ako kung bakit ganito. Sinubukan ko ulit gibayin ang pintuan dahil sa matinding pag-aalala. Pero nahuli na ata ako dahil biglang lumabas si tatay. Tinulak niya ako nang subukan kong pumasok at agad niyang nilagyan ng kandado ang pintuan. Binulsa niya ang susi. Di ka pwedeng pumasok. Anong ginawa niyo kay Maymay? Tinuruan ko lang ng leksyon para rumispeto. Sobra ka na, tay eh. Okay lang ako. Pero si Maymay... Pati yung bata! Papasukin niyo ako! Sinabi kong bawal. Paparusahan ko ang batang yan. Diyan siya buong gabi. Bakit hindi siya nagsasalita? May! May magsalita ka! Ano nangyayari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Yan ang napapala ng mga buwisit na tulad niyo. Tandaan mo to, Sheila. Kapag di pa kayo maayos dalawa, ako na gagawa ng paraan para may pakinabang ako sa inyo. Nagsimula siyang lumabas ng bahay pero kumapit ako sa braso niya. Pilit ko siyang hinahatak pabalik ng kwarto para pagbuksan si Maymay pero tinabig niya ako. Tigil-tigilan mo ako. Bibitiw ka ba ng kusa o pupwersahin kita? Paawa na po kayo.
kayo sa bata. Buksan niyo na po yung pinto. Hindi pa ba sa bata pinaglalatigo niyo siya? Tay, 6 na taon lang si Maymay. Hindi niya kaya yung ganon. Wala akong pake. Tantanan mo ko. Bigla na lang humapdi ang gilid ng sentido ko. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok sa akin, umikot ang paningin ko. Sinubukan kong kumapit sa kahit ano sa paligid ko para di ako matumba, pero ang huli ko na lang na nakita ay ang sahig namin sa sala nang papalapit sa mukha ko. Diyos ko! Ate! Ate! Anong nangyayari sa'yo dyan? May! May! Huwag mo ako alalahanin, ha? Anong ginawa niya sa'yo? Hindi ako masyadong makagalaw, ate. Ha? Bakit? Masakit po. Teka lang. Sirain ko tong kandado, ha? Pasensya ka na, ha? Hindi ko siya napigilan, May. Kasalanan ko, ate. Sumagot ako. Sinaktan ka niya kasi ulit. Ang bad pa ng mga sinasabi niya sa'yo. Kaso napuruhan ka, May. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa atin, lalo na sa'yo. Diyos ko, wala kang kamuwang-muwang pinurusahan ka ng ganyan. Sorry, ate. Hindi ako sumunod sa usapan natin. Di ako nagtago at tumahimik. Sa susunod, pag sinabi ni ate, talaga susundin mo, ha? Ayoko makahanap pa siya ng dahilan para ulitin yan sa'yo. Opo, promise po. Pero ate, alis na tayo dito. Tumahimik lang ako, Sir Jupiter, dahil sa pagkakataong ito, tingin ko tama si Maymay. Nararapat na kaming umalis kung pati ang bata sinasaktan na niya. Kaya kong tiisin kung ako lang basta ligtas pa rin si Maymay, pero ngayon, hindi ko na siguradong ligtas pa siya sa mamamahay na ito kung kaya na siyang pagbuhatan ng kamay ni Tatay. Binigyan ko ng pagkain at gamot ang kapatid ko habang pinag-iisipan kung paano ko gagawin ang binabalak ko. Nakatulog naman si Maymay, kaya nagsimula akong mag-empake. Sumaglit din ako sa kapitbahay para manghiram ng pera dahil baka sa bangketa kami abutin kung sakasakali. Hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta ng dahan-dahan kung gabayan si Maymay paalis ng bahay. Nakaabot na kami sa dulo ng kalsada nang biglang may humablot sa braso ko. Natimbog kami ni Tatay. Kinatak niya kami pauwi. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ko ang higpit ng pagkahawak niya sa amin. Nanlilisik ang mga mata niya at mas nakakaalarma pa na mumula ang mga ito. May kakaiba sa itsura ni Tatay at nalaman ko kung ano ito nang marinig ang mga sumunod niyang sinabi. Marahan lang siyang magsalita kaya ako mas kinabahan. Alam kong may mali talaga dahil hindi siya nagwawala sa pagkakataong ito. Akala niyo wala akong mga mata dito sa lugar natin. Tatakas pa lang kayo, timbog ko na kayo, Sheila. Nakakalimutan mo, marami akong kaibigan dito. Alam ko ang nangyayari kahit wala ako. Di kayo makakatakas sa akin kahit kailan. Kahit makalis kayo, matutunton ko kayo. Marami akong kumpanang pulis. Wala kayong kawala sa akin. Kaya wag na kayong uulit. Tay? Walang sinyalis ang lahat nang bigla niya akong sakalin. Alam ko na ang kakaiba kay Tatay ngayon. Hindi lang siya lasing pero sabog din siya sa pinagbabawal na gamot. Pilit niyang pinipiga sa galit ang liig ko kaya sinubukan kong kalmutin ang mga braso niya. Kaso parang mas malakas siya ngayon dahil inangat pa niya ako at hinampas sa dingding. Sinubukan ko siyang tadyakan pero tila ba nang hihina na ako sa kawalan ng hangin. Nang makita niyang hirap na talaga akong huminga, pinapon niya ako sa sahig na parang basahan. Lumapit sa akin si Maymay na humihikbi. Sinenyasan ko siyang huwag siyang iimik para di makuha ang atensyon ni Tatay. Pero mukhang huli na ang lahat.
Kinablot na naman niya ang buhok ng bata at gusto kong magsisigaw dahil inulit lang niya ang nangyari kagabi. Hinatak niya sa kwarto ang bata. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at sumugod ako papasok bago niya masarado ang pintuan. Hinarang ko ang sarili bago pa niya masaktan ulit si Maymay. Kaya sa pagkakataong ito, ako ang napuruhan. Nang maubos na ang galit niya at mahapdi na ang katawan ko, lumabas siya ng kwarto. Ate! Anong gagawin natin? Hindi ko alam, May. Napahiga na lang ako sa kama dahil sa dinanas kong bugbog. Tumabi naman sa akin si Maymay. Hindi ko na malayan na nakaidlip na pala ako. Kinagabihan, nagising ako sa mga boses sa sala. Binuksan ko ang pintuan at nakitang nasa sala si tatay. Nanonood siya ng TV. Hindi pa siya umaalis para uminom. Nakita niya ako at hindi siya nagsalita. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa daming beses nang nangyari ito, alam ko na ang ibig sabihin. Pwede akong kumuha ng pagkain at hindi niya ako sasaktan. Dahan-dahan akong nagpunta sa kusina at naghanda ng hapunan. Matapos magluto, dinalhan ko si Maymay ng pagkain sa kwarto. Kumain kami at kahit malungkot, nagpapasalamat pa rin ako na hindi na siya nasaktan ulit. Hindi na kami kinausap ni tatay ng gabing yon hanggang kinabukasan. Hindi na ako tuloy ang nakapasok dahil sa mga tinamuko nitong mga nakaraang araw. Pero okay lang din kasi gusto kong bantayan si Maymay. Akala ko okay na ang lahat. Pero dito pala magsisimula ang totoong kalbaryo ko. Dahil kinabukasan, nagising ako na hindi ko nakatabi ang kapatid ko. May? San ka, May? Sinong inahanap pa? Saan po nagpunta si Maymay? Inutusan niyo po ba sa tindahan? Hindi, pero alam ko kung nasan siya. Nasaan po? Bakit ko sasabihin? Hindi ba nagtago ka din ng sekreto sa akin? Lalayas kayo nung di nagpapaalam, di ba? Tay. Huwag ka magpapalusot. Kitang-kita ako naman sa mga dala nyo. Pero mabuti na lang na abutan mo na maayos ang mood ko ngayon. Kaya pagbibigyan kita, Sheila. Hindi ba mas maganda yon? Mag-usap tayo maayos? Anong ibig niyo sabihin? Maayos naman ang kalagayan ng kapatid mo, pero hindi ko sasabihin na huwag ka magalala. Kasi kung ako ang nasa posisyon mo, mag-aalala ako kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Nasaan si Maymay? Bakit ayaw niyo sabihin? Anong ginawa niyo sa kanya? Ganito kasi yan, Sheila. May sasabihin ako sa iyo. Ayokong nagbabanat ng buto. Alam naman ng nanay mo yun at tanggap naman niya, kaso kulang na kulang na yung mga padala ng lolo at lola mong pera sa inyo. Ha? Nagpapadala sila? Hindi ka ba nasabi? Dati pa. Hindi ko alam. Abay, syempre, di naaabot yun sa inyo. Kaya yun nga, kulang na nga kaya kailangan ko ng dagdag na pagkakakitaan. Naiintindihan mo ba ako? Binibigay ko naman yung kita sa pagbebenta namin ng balot ah. Hindi pa ba sapat yun? Ako na ngayon nagbabayad ng lahat ng bayarin dito sa bahay. Gusto mo pa ng dagdag na pera para sa bisyo nyo? Oo. Kaya andito na tayo ngayon sa sitwasyon na to. Bibigyan kita ng choice, Sheila. Gusto mo pang makita ang kapatid mo, di ba? Opo. Okay, di sumunod ka sa sasabihin ka, okay? Kasi kung hindi, di mo na makikita si Maymay habang buhay. Huwag mong isipin na hindi ako seryoso kasi gagawin ko talaga yon. Alam mo bang marami akong kakilalang bugaw? Pwede kong pagkakitaan yung batang yon. Tay, Diyos ko! Huwag si Maymay! Oo nga, kaya nga. Ikaw na lang. Ha? Ako? Tama ang narinig mong sabi ko. Ikaw na lang. Ganito kasi yan. Meron akong kumpare. Meron siyang kakilalang galing Maynila. Kailangan ng asawa. E napakayaman daw. Diyos ko,
Ipapakasal niyo ako sa taong hindi ko kilala? Naisip ko na pwede natin gamitin yung pagiging malandi mo. Kaya naman ang gusto mo, di ba? Gusto mo ng lalaki? Hindi po, Tay. Masyado pa po akong bata para ikasal. Please naman po. Tumatanggi ka ba? Tandaan mo kung anong tinatanggihan mo. Ayaw mo na palang makita si Maymay. Kala ko pa naman gagawin mo lahat para sa kapatid mo. Eh, hindi pala. Eh, di bale. Marami pa rin naman pwedeng makinabang kay Maymay. Tay! Huwag niyo pong gagalawin yung bata. O, eh, kailangan mo kumita. Kung ayaw mo na ikaw, edi siya. Ganun lang naman yun eh. Sige, si Maymay na lang. Hindi! Sige na, payag na ako. Please, ibalik niyo na si Maymay. Ako na. Ipakasal niyo na ako kung kanino man yan. Basta ibalik niyo lang po yung kapatid ko. Eh, madali naman akong kausap eh. Mukha na kayong pake ka na naman. Eh, di sumama ka na sa akin. Dadali na kita dun sa mapapangasawa mo. Umayag ako, Sir Jupiter. Wala akong hindi susuungin para sa kapatid ko, lalo na ngayon, dahil sigurado akong takot na takot siya sa mga oras na to. Hindi pa kami nagkakalayo ng ganito katagal at tiyak na nagpapanik na siya. Dinala ako ni tatay sa malayong lugar. Hindi ko alam kung ilang bus at jeep ang sinakyan namin para makarating sa isang hasyenda. Pilit ko siyang tinatanong kung papaano ko makikita si Maymay pero di ko pa rin ang bibig niya tungkol dito. Makikita mo si Maymay pag nakarating na tayo doon sa bahay ng mapapangasawa mo. Kaya tantanan mo na ako kung ayaw mo bigwasan kita sa harap ng maraming tao. Di ako nangingilag na magdisiplina kahit dito. Huwag mo akong hamunin. Opo, Tay. At ayos, ayusin mo nga yung mukha mo. Kumiti ka dyan. Di nakabosangot ka ng ganyan. Pag ganyan ka ng ganyan, baka tanggihan ka pa ng mapapangasawa mo. Sino po ba yun? Si Alfonso Lautchenko lang naman daw ang nagmamayari ng mga lupain na to, di ba? Ang yaman niya. Ah, ganun po ba? Bago lang siya dito eh. Kararating lang niya. Pero tignan mo nga naman. Ang dami agad binaling lupa. Galing Maynila, sabi ng kumpare ko. Eh naghahanap ng probinsya ng sariwa. Gusto ng mga mayayaman na yung virgin pa. Kala ko po ba, di kayo naniniwalang hindi ako malandi. Piloso po ka talaga. Inambaan ako ni tatay pero nakaiwas ako. Pinagtinginan kami ng mga tao kaya yumuko na lang ako. Hindi na ako nangahas pang kausapin siya hanggang sa makarating kami sa isang malamansyong bahay. Isang matandang ale na nakilala namin bilang Aling Zenaida ang sumalubong sa amin. Napakasungit ng mukha niya at kulang na lang ihampas niya ang pintuan sa mukha namin. Hinanap ni tatay si Alfonso at hinatid kami sa isang kwarto at sinabihan na maghintay. Busy pa si sir. Hintayin niyo na lang. Pakisabi kasama ko na yung magiging asawa niya. Maghintay kayo rito. O ikaw, Sheila. Diba sabi ko ayusin mo yung mukha mo? Bakit nakaburaot ka? Pag dumating dito si sir, gumiti ka. Tandaan mo, lahat ng sasabihin nila sa'yo susundin mo. Kasi kung hindi, magpapaalam ka na sa ideyang magkikita pa kayo ni Maymay. Sabi niyo makikita ko siya pag nakarating na dito. Nasaan na siya? Kailangan maingay. Baka madatnan ka dito, nag-eskandalo ka ng ganyan. Sinabi ko nang umayos ka. Pag talagang tumanggi si Sir Alfonso. Sabi ni Sir, dalhin na daw yung babae sa sariling kwarto niya rito. At talaga? Ibig sabihin, tatanggapin niya itong anak ko? Eh, ganun na nga. At ikaw, kakausapin ka raw niya. Sumama kayo sa akin. Sumunod kami kay Aling Zenaida. Hinatid niya ako sa isang kwarto sa pangalawang palapag ng mansyon. Matapos ay tinuro niyang pinto sa kanan na nakakonekta sa isang banyo. Hindi ko pa nabababa ang mga gamit ko nang umalis sila ni tatay at nilak ang pintuan. Napanganga ako sa napakalaking kwarto. Maggarbo ang bawat disenyo ng buong kwarto. Mula sa mahahaba at eleganteng kortina sa napakalaking bintana, pati na sa malapad na kama at mga unan.
Hindi ko maiwasang isipin na sana kasama ko si Maymay dito. Gusto ko sanang kausapin ulit si tatay tungkol sa kapatid ko, pero ang akala kong mabilis na pag-uusap nila ni Sir Alfonso ay tumagal, kaya humiga na ako sa kama. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa pagod. Nagising na lang ako nang may kaluskos sa pintuan. Isang matangkad at maputing lalaki ang pumasok sa aking kwarto. Hindi ko maitatangging napakagwapo niya. Maamo ang mukha niya at agad siyang ngumiti nang makita ako. May dala-dala siyang mga pagkain na napakabango at pinatong ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Hello, magandang gabi sa'yo. Sheila, tama? Opo, mawalang galang na po pero... Sino ka? Bakit nandito ka? Sorry, nabigla ata kita. Ako si Marcus, ako yung katiwala ni Sir Alfonso, yung kanang kamay niya. May dala akong pagkain mo. Busy ka kasi. Okay. Salamat ha. Pero tapos na ba sila mag-usap ni Tatay Cesar? Kanina pa umalis yung tatay mo. Ha? Pero paano na yung kapatid ko? Teka lang Sheila, sandali lang. Huwag ka munang mataranta. Babalik pa ba si tatay? Please Marcus, kailangan ko siyang makausap tungkol sa kapatid ko. Ay, hindi ko talaga alam. Eh baka pwede kong makausap si Sir Alfonso? Kailangan ko ipaalam yung sitwasyon ko. Sorry, pero hindi pa pwede. Kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Anong nangyari sa mukha mo? Puro kapasa at dugo. Si tatay kasi, pinubugbog niya ako. Kinuha niya yung kapatid ko. Sabi niya magkikita lang kami ulit ni Maymay pag pumayag akong pumunta dito. Kaya Marcus, kailangan ko mahanap yung kapatid ko, please. Walang bata dito. At alam naman ni Sir ang sitwasyon. Sigurado akong inalam na niya lahat ng tungkol sa mapapangasawa niya. Hindi mo na siya kailangan kumbinsihin. Edi, alam din niyang sabi ni Tanto? Alam niyang hindi ko naman talaga gusto at ginagawa ko lang para makita ko ulit yung kapatid ko? Si Sir Alfonso kasi makapangyarihan siyang tao. Mabait siya kung sa mabait, pero huwag mo susubukan dahil minsan ay malupit siya pag pumitik. Huwag mong uubusin ang pasensya niya. Hindi siya nadadala sa usap-usap o pagmamakaawa. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Hindi biro ang sitwasyon mo ngayon eh. Naiintindihan mo ba, Sheila? Napatango na lang ako. Dumoble ang nerbiyos ko nang marinig ang sinabi ni Marcus tungkol sa mapapangasawa ko. Pero kahit na natatakot ako, nanaig pa rin ang pag-aalala ko kay Maymay. Hindi ako makakatulog ngayong gabi kung wala akong magawa. Marcus, baka pwede mo ako matulungan, no? Gusto ko lang malaman kung paano ko makikita yung kapatid ko. Pumayag naman ako sa kasal eh, pero kailangan ko malaman kung anong nangyayari sa kapatid ko. Kung ligtas ba siya, nasaan siya, kung okay lang ba siya. Sige, ganito na lang ha. Pag kumain ka at sumunod ka sa mga pinapagawa sa'yo, gagawan ko ng paraan. Okay ba yung ganon? Naku, maraming salamat. You're welcome. O eto, kain ka muna. Kung may mga katanungan ka, sa akin mo sabihin. Si Aling Sinayda kasi medyo masungit. Mabuti na feeling at home ka na dito sa mansyon kung dito ka natitira matapos ang kasal. Wala akong gana pero sinubo ko na lang din ang dinala niyang pagkain bilang pakikisama. Nagpapasalamat ako dahil sa gitna ng lahat ng nangyayari, mukhang magkakaroon ako ng kakampig dito sa mansyon. Napakabait ni Marcus at palagay ang loob ko sa kanya. Kahit papano, nakampante ako sa sinabi niyang gagawan ng paraan si Maymay. Nang matikman ko ang pagkain, para bang biglang bumalik ang gutom ko. Naalala kong di pa ako kumakain simula kahapon. Nang makita ito, tumango siya sa akin at umalis na. Inubos ko ang dala niyang pagkain. Ngayon na lang ulit ako nabusog ng ganto. Napakasarap ng lahat
Puno ang tiyan at dala na rin ng matinding pagod, nakatulog ako. Namulat ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko lang na hindi ako nag-iisa sa kwarto. Sinubukan kong bumangon pero naninigas ang katawan ko. Sinundan ng mata ko ang tunog. Doon sa may madilim na parte ng kwarto, may malaking anino ang nakadikit sa dingding. Malaking gagamba? Pero hindi, sobrang laki nito kasing laki ng tao. Pero paano? Gumagapang ito sa dingding. Dahan-dahan itong papunta sa bintana. Mangiyak-ngiyak ako sa takot dahil papalapit na ito sa kama. Gumalaw ang kurtina. Nahawi nito ang mabigat na tela. Madilim, napakadilim kaya kahit anong kurap ko di ko maintindihan kung ano talaga ito. Gayunman, hindi ito nabigo na magdulot ng matinding takot sa akin. Naiihina ako sa takot sa puntong ito nang bigla itong tumalon sa sahig sa tabi ng kama ko. Hindi kumagalaw ang ulo ko kaya hindi ko makita kung nasan na ito. Inaasahan ko na lang tumalon ito sa kama anumang minuto nang... Iha! Iha! Gumising ka na anong oras na? Ano ba yan? Huh? Anong nangyari? Ha? Huh? Ano pinagsasasabi mo? Nasan yung malaking anino? Nananaginip ka pa rin ba? May nakita ako. May gumagapang sa dingding. Ganun ba? Sige, bumangon ka na dyan. Totoo po. May nakita talaga ako kagabi. Natatakot ka ba? Opo. Aboy, pwede umalis ka na rito. Sige na, umalis ka na. Hindi ka bagay dito sa mansyon. Hindi ka bagay kay Sir. Po, gusto ko naman po talagang umalis na. Kaso, hindi ako makaalis nang hindi ko po alam ang lagay ng kapatid ko. Kung gusto mo talaga, gagawan mo ng paraan. Opo, sabi ni Marcus. Nakausap mo siya? Kagabi, nagtala siya ng pagkain. Ano sinabi niya? Tutulungan niya po akong gumawa ng paraan para makita yung kapatid ko. Talaga? Sabi niya po napakasarap din po ng pagkain na dinala niya. Kayo po ba nagluto nun? Hindi. Masyado ka maraming tanong. Ay, pasensya na po. Sabi kasi ni Marcus magandang masanay na ako dito sa mansyon. Nakakunot ang noo ni Aling Zenaida habang nagkikwento ako tungkol kay Marcus. Tumingin siya sa bintana at doon ko nakitang nakahawi pa rin ang kurtina. Katulad ng sa panaginip ko, ibig sabihin ba nito, totoo ang nakita ko? Tatanungin ko sana ulit si Aling Zenaida, pero napahinto ako sa masungit na mukha nito. Kailangan mo ng kumilos. Inutusan akong ihanda ka. Bumangon ka na. May gamot ako para sa mga sugat mo. Nakikilala ko na po ba si Sir Alfonso? Hindi ko alam. Bakit? Gusto mo na ba siyang makausap? Hindi naman po. Sabi ni Marcus, malapit daw po si Sir. Kung ako sa'yo, hindi na ako masyado magtatanong-tanong. Mapapahamak ka pa sa pagiging usisera mo. Pasensya na po. Gusto ko lang kasing malaman kung ano yung susuungin ko. Ano bang magagawa mo? Kahit ano pa mang malaman mo, sige nga, may magagawa ka ba? Nakakulong ka nga rito eh. Nasupalpal ako ulit ni Aling Zenaida at tama naman kasi siya kaya natahimik na naman ako. Inabot niya sa akin ang gamot para sa mga sugat ko. Napangiwi na lang ako dahil sa init ng ulo ng matanda. Hindi ko na siya sinubukang kausapin pa ulit. Dumating naman si Marcus kaya naligtas ulit ako mula kay Aling Zenaida. Hello. Good morning, Sheila. Aling Zenaida, ako na po dito. Ako nang bahala kay Sheila. Pasensya ka na ha. Talagang masungit lang siya. Menopausal na ata. Medyo nga. Kamusta ang tulog mo? Di ka naman namahay? Marcus, meron bang nagmumulto dito? Wala. Bakit mo naman na itanong?
Eh, meron ata kasi ako nakita kagabi. Malaking anino, dyan sa dingding. Ay, talaga? Wala namang ganun dito. Hindi kaya guni-guni lang? O baka kasi labis na ang pag-aalala mo sa kapatid mo? Baka binangungot ka. Baka nga. Nga pala, tungkol dun sa pinangako ko kagabi, andito ang tatay mo. Ha? Talaga? Naku, salamat talaga ah. Halika, sumama ka sa akin. Napakalaki talaga ng mansyon. Pasikot-sikot ang dinaanan namin at maraming mga kwarto ang nilagpasan bago makarating sa isang malaking kwarto sa baba. Maiwan na kita ha. May gagawin pa ako. Babalikan na lang kita o kaya ni Aling Sinayda mamaya. Huwag kang lalabas, susunduin kita. Mahigpit na patakaran yan dito. Huwag kang mag-iikot basta-basta dahil malaki ang lugar. Baka maligaw ka. Okay. Salamat talaga, Marcos, ha? Nadatnan ko si tatay na nakaupo sa sofa at napapalibutan ng mga bagong gamit at nakasuot ng baong damit. Ngiting-ngiti siya habang pinapakita sa akin ang mga bago niyang kagamitan. Amoy alak na naman at masayang-masaya siya. Tay! Tay, anong nangyari? Saan galing yung mga yan? Ang ganda, di ba? Bagong-bago yung relo ko. At tignan mo to. Bagong cellphone. At ito... Ha? Saan kayo kumuha ng pambili? Akala ko wala kayong pera. Diskarte lang yan, Sheila. Anong ginawa nyo? May kinalaman ba yan kay Maymay? Nasaan na siya? Wala ka na doon. Sinabi nyo pag pumayag ako magpunta dito, makikita ko na siya. Tapos umalis kayo. Tay, ibalik nyo siya sa akin. Tumahimik ka. Pinag-iinit mo ulo ko eh, ha? Di porket masaya ako, pwede mo na akong pestihin ng ganyan. Nakakalimot ka na ba sa leksyon na tinuro ko sa inyo? Tay. Ba, gusto mo bang paalalahanan kita? Sa isang iglap, tumayo siya mula sa sofa at hinablot ang braso ko. Hinatak niya ako at hinagis sa sofa. Napaupo ako at dinuro niya ang mukha ko. Agad naman akong napayuko at nanliit para hindi na magtuloy-tuloy ang pananakit niya. Pero hindi dininig ang panalangin ko na maawa na lang siya. Hindi pa siya nakontento sa pagsampal sa akin, kinaskas niya ang mukha ko sa sofa. Yan ang dapat sa'yo. Hindi pumapasok sa kukote mo kasi dapat paalalahanan ka pa para tumatak sa'yo na di ka dapat masaway. Sorry, Tay. Tama na. Kundi lang ako kumikita sa'yo eh. Anong ibig niyo sabihin? Sabihin mo nga kay Sir Alfonso dagdagan yung bigay niya sa akin. Gusto kong bumili ng kotse. Mag-iipon na ako. Baka naman pwede niyang ibigay na lang sa akin yung isa sa mga kotse niya. Eh marami naman siguro siyang pagmamayari. Ha? Tumanggap ka ng pera sa kanya? Malamang. Ano ka ba naman? Sa kalahating tanga ka rin eh, no? Siyempre may kapalit ang lahat ng bagay. Di naman kita ibubugaw sa kanya ng walang kapalit. Alam ko po pero... Gusto ko ng dowry. Tay, hindi naman kami nag-uusap ni Sir. Hindi pa kami nagkikita. Kayo po ang mag-usap. Wala ka talagang pakinabang. Hindi ba pinapakinabangan nyo na po ang pagkakakulong sa akin dito? Yung mga pinambili nyo dyan sa mga gamit nyo, di ba kapalit yan ang kalayaan ko? Tangina, kulang pa yan. Ako ang nagbigay buhay sa inyo ni Maymay. Mga palamuning kayo. Dapat lang may balik sa akin ang lahat. Ang iba nga dyan, pinapabayaan lang ang mga anak. Pinatira ko pa kayo sa bahay. Nararapat lang na mabayaran niyo ako. Palibasa wala kayong utang na loob ng kapatid mo. Tay. Tay, sige na po. Okay na po. Payag na ako. Pag nagkausap po kami ni Sir Alfonso, itatanong ko yung dowry. Huwag na po kayo magwala. O, ayan naman pala eh. Pero tama, kung susunod ka lang, hindi walang gulo. Gusto ko lang po talagang malaman kailan ko makikita si Maymay. Magkikita kayo kung kailan ko sasabihin. Huwag mo kong kulitin. Ibigay niyo muna ang dowry, saka ko pag-iisipan kung kailan ang balik ni Maymay sa'yo. Naiintindihan mo ba? Pero...
Umumang siya na bibigwasan akong muli kaya tinikom ko agad ang bibig ko. Maya-maya pa ay tumayo siya at umalis nang walang pasabi. Nagnangalit ako sa galit, Sir Jupiter. Ganito na lang ba lagi? Ilalambitin niya sa ulo ko ang pagkikita namin ng kapatid ko para makuha lahat ng gusto niya. Umunta ako sa pintuan at sa kabutihang palad. Hindi ito nakalak. Sumilip ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Alam kong hindi ako makakatakas ng ganun-ganun lang, pero pwede ko namang subukan. Nagtungo ako sa dulo ng pasilyo pero walang pinatunguhan ito. Bumalik ako sa pinanggalingan at kumaliwa sa isang madilim na parte ng mansyon. May namataan akong hagdanan pababa. Sinubukan kong bumaba. Umawak ako sa dingding para hindi ako mahulog sa dilim. Isa, dalawa, tatlong hakbang pababa hanggang biglang may humawak sa braso ko. Naggulat ako at napakapit sa dibdib ko pero si Marcus lang pala ang nasa tuktok ng hagdanan. Sheila, anong ginagawa mo dito? Sorry. Akala ko dito yung CR. May CR ka sa kwarto mo. Tara, ihahatid na kita. Pasensya na. Ano na naman nangyari sa mukha mo? Si tatay kasi eh. Ang bilis uminit ang ulo. Kaya ka biglang sinasaktan? Oo. Anong sabi niya? Gusto daw niya ng dowry bago niya ibalik si Maymay. Yun lang ba? Lang? Diyos ko, Marcus. Di pa nga kami nagkikita ni Sir Alfonso. Ang dami ng gusto ng tatay ko. Di ko nga alam kung hanggang kailan niya ako iba-blackmail para makuha yung gusto niya. Ang kinakatakot ko, baka may nangyari na sa kapatid ko nang hindi ko alam. Relax, Sheila. Wala siyang gagawin sa kapatid mo kung gusto pa niyang pagkakitaan ng sitwasyon niyo, di ba? Oo nga naman. May punto ka. Hindi ko lang talaga maiwasan na mag-alala eh. Ay, nakakabaliw, Marcus. Huwag mo munang isipin kung wala ka pang magagawa tungkol doon. Halika, dinalhan kita ng pagkain sa kwarto mo. Kumain ka muna. Napansin ko ang gutom ko kaya sinunod ko ang sinabi ni Marcus. Agad ko namang naramdaman ng matinding antok matapos ang kabusugan. Napangiti ako dahil parang nawala ang mga alalahanin ko. Umupo si Marcus sa tabi ko sa kama, hawak ang gamot. Tinuro niya ang mukha ko at nagsimulang gamutin ang mga sugat ko. Tuwing nagkikita kayo ng tatay mo, kailangan gamutin ka pagkatapos. Ay, oo nga eh. Dapat di ko na lang siguro sinabi na mag-usap kayo. Hindi ah. Baka di pa ako makatulog niyan kung mag-aalala na naman ako kay Maymay. Alam mo, okay naman dito eh. Kailangan mo lang sumunod sa mga sinasabi sa'yo. Baka nga magustuhan pa ng kapatid mo dito pag nakabalik na siya sa'yo. Sana nga. Hindi ko alam kung anong meron sa pagkain o sa gamot pero antok na antok ako. Baka rin sadyang palagay na ang loob ko kay Marcus kaya panatag ako. Sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ni nanay, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng gantong kapayapaan. Napakagaan sa loob. Napasandal ako sa unan. Marcus, salamat hindi niyo pa ako pinipilit kay Sir Alfonso ah. Hindi pa ata ako handa makilala siya eh. Hindi pa ako handang magpakasal. Oo naman. Ayoko pa talaga. Pero kung wala na akong choice eh. Isang probinsyana lang naman ako. Baka nga dapat na ako magpakasal kasi mayaman siya tapos kailangan namin. Okay naman si Sir eh. Mabait siya. Sabi mo may panahon na hindi. Na malupit siya. Basta sumunod ka. Wala namang magiging problema. Totoo bang kakarating lang niya dito sa inyo? Bagong bili niya tong lahat? Oo, dayo lang si Sir. Pero nagustuhan niya kaya naisipan niyang mamalagi dito. Galing talaga siyang Maynila? Baka sa ibang bansa pa.
Hindi ako masyadong magaling sa English eh. Okay ka lang, Sheila. Magugustuhan ka niya, huwag kang mag-alala. Ay, sana nga hindi eh. Para isoli niya na ako sa pamilya ko. Kaso, di ko alam kung paano yung mga nabayan na niya sa tatay ko. Huwag mo nang isipin yung ganyan. Magiging okay lang ang lahat. Pero wala ba siyang nobya? Bakit siya magpapakasal sa babaeng hindi niya kilala? Medyo mahihain si Sir eh. Alam mo na, medyo nahihirapan din yung kumausap ng babae. Kaya nagpahanap na lang siya. Pero sa'yo, tingin ko bagay kayong dalawa. Ay, maiba ako. Anong meron sa pagkain nyo? Nakakaantok? Mabuti naman. Magpakabusog ka lang para masaya. O siya, magpahinga ka na muna, Sheila. Pagkagising mo, aalis tayo. Sumunod akong nagising dapit hapon na. Napasarap ang tulong ko. Ayoko na sanang umalis ng kama pero naalala ko ang sabi ni Marcus na aalis kami. Bumangon ako pero sa laking gulat ko, may naaninag akong nakasilip mula sa bukas kong pintuan. Napahinto ako at nagtaka kung namamalikmata lang ba ako. Pero sigurado akong may nakikita akong mukhang sumilip. Isang lalaki, nakatayo lang siya sa labas ng kwarto ko. Nanigas ako sa aking pwesto pero dahil nagkatinginan kami, binuksan niya ang bibig niya pero walang lumalabas na mga salita. Ilang segundo ang lumipas na ganto ang kakaibang kinikilos niya. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi siya nagsasalita. Binubuksan at sinasarhan lang niya ang bibig niya. Hindi ko alam ang gagawin sa sarili ko. Kaya nang dahan-dahang umalis ang lalaki, nakahinga na lang ako ng maluwag. Agad kong sinarado ang pintuan at nilak ito. Sino yan? Sheila, buksan mo ang pintuan. Marcus! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? May lalaki kasi. Dito, ngayon lang. Ha? Wala akong nakita. Okay ka lang ba? Seryoso ka ba? Hindi mo nakita? Nilarawan ko ang itsura ng lalaki kay Marcus. Baka si Sir yun. Ha? Eh bakit di siya nagsasalita? Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko alam. Maiba ako. Handa ka na ba? Labas tayo. Ikot tayo. Para makita mo naman ang lupain ni Sir. Ilang araw ka na nakakulong dito eh. Sige. Sumama ako dahil ayoko nang maiwan sa kwarto kung bumalik si Sir Alfonso. Gusto ko din makabisado ang lugar kung sakali man kailangan kong tumakas. Masyadong maraming kakaibang nangyayari dito. At hindi ko lang masabi kay Marcus, pero hindi naman mukhang mayamang dayo si Sir Alfonso. Mukhang ang mas mayaman pa si Marcus sa kanya. Habang inoobserbahan ko ang asyenda, nagulat ako sa mga tauhan na nagtatrabaho. Ang babait ng bawat isang nakasalubong namin. Lahat sila nakangiti at bumabati sa amin. Wow! Nakakatuwa naman dito. Parang pamilya na kayong lahat. Oo naman. Maayos kasi ang pakitungo ni Sir Alfonso sa mga tauhan niya. Hindi mo naman nakwento. Big time ka pala dito. Sir din ang tawag nila sa'yo, Marcus, ha? At kitang-kita ko yung respeto nila sa'yo. Matagal ka naman nagkatrabaho kay Sir Alfonso? Matagal-tagal na. Halika, umuwi na tayo. Sana sapat na ang nakita mo. Para maging maluwag na sa'yo ang pag-iisang dibdib niyo ni Sir. Nakita mo namang masaya dito, di ba? Mukha nga. Kung buong puso ko nang tatanggapin ang kasal, masisigurado kayang makakabalik na ang kapatid ko. Wala na sa usapan si tatay dahil ang gulo niya eh. Pero si Sir Alfonso, magagawan ba niya ng paraan yun? Yun lang yung magiging hiling ko.
maibalik si Maymay at makasama ko rito. Wala nang iba. Magiging masaya na ako rito. Sa wakas, totoo na yan, ha? Oo. Mukhang okay naman dito eh. Sige, sige. Sasabihin ko kay Sir. Ngayon pa lang, isipin mong okay na yan. Akong bahala, pangako. Napatango na lang ako. Yung totoo, kahit kailan ay hindi pa rin mabubuo ang loob ko. Ni hindi ko nga kilala yung Sir Alfonso na yon. Papakasal ako? At may kakaiba sa lugar na ito, hindi ko lang mawari. Pagbalik namin sa mansyon, binalik din ako sa aking kulungan. Okay na lang din kasi nagdala ulit ng masarap na pagkain si Marcos. Matapos ay inantok ako agad at humiga ako para matulog. Kung magpapatuloy ang ganto, magiging patabaing baboy na ako. Napaigtad ako sa kama dahil narinig ko ang boses ni Maymay. Sinundan ko ang mga mahihinang paghikbi sa kadiliman ng mga pasilyo hanggang sa nakaabot ako sa isang kwarto sa kabilang panig ng mansyon. Nagulat ako sa nakita ko. Mga gamit ng babae ang nagkalat sa kwarto. Mga damit, sapatos, lahat na nang pwedeng gamitin ng babae ay nandito. Napakarami nito. Parang ukay-ukay na ang dating sa kalat at gulo. Tumaas ang kilay ko sa isang miniskirt. Mga pangdalaga pa ang style kaya sa tingin ko, hindi ito kay Aling Zenaida. Pinulot ko ang isang pitaka sa sahig. Nabigla ako sa laman nito dahil mukhang isang dalaga ang nagmamay-ari nito. Jessica Ramirez ang pangalan ng babaeng nasa litrato. Kumunot ang noo ko. Akala kong mahiyaan itong si Sir. Sa gilid ng aking mga mata may nakita pa akong mga litrato na naggalat sa isang maliit na lamesa. Litrato ng iba't ibang babae. Napalingon ako sa likod ko dahil sa ibang panig na naman ang bahay galing ang boses ni Maymay. Lumabas ako at nagtungo sa madilim na pasilyo. Susundan ko sana ulit ang boses ni Maymay nang biglang may malaking bagay ang sumunggab sa akin at kumagat sa balikat ko. Tumagos ang mga ngipin nito sa laman ko. Unti-unti akong nanghina habang nararamdaman kong hinihila ako nito. Nang bumiglas ako pero walang kwenta ang lahat ng ginagawa ko laban sa kanya. Padilim na ng padilim ang paningin ko hanggang sa marinig ko na naman ang pag-iyak ni Maymay. Mas malapit na ito pero parang di ko magalaw ang ulo ko. Nararamdaman kong pabagsak na ako. Ginising ako ng isang pamilyar na boses. Nagitla ako dahil puno ng dugo ang bibig ni Marcos. Mukhang siya ang kumagat sa akin. Pero mas nakakapagtaka pa dito, nakaupo ako sa harap ni Marcos. Nakapalibot sa lamesa namin si Sir Alfonso, si Tatay at si Maymay. Nakagapos sila. Maymay! Hello Sheila. Kanina pa kita hinihintay na magising. Kahit anong sigaw mo dyan, di magigising ang bata. Halika, saluhan mo ako sa pagkain. Marcos! Anong nangyari sa'yo? Bakit? 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 Gulong-gulo ko pa rin ba? Ikaw naman. Akala ko na figure out mo na. Ang alin? Bakit nakagapos yung pamilya ko? Makawalan mo si Maymay! May! May, gumising ka! Nandito si ate! May! Shhh! Huwag kang maingay, Sheila. Ayoko nang maingay. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ginagawa to? Akala ko tutulungan mo ako. Pinaglalaroan mo ba ako, ha? Ano mang nangyayari? Ang dami mo talagang tanong. Pero sige, isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Matalino ka. Gusto ko yun. Ayoko nang tatanga-tanga sa mapapangasawa ko. Ha? Tuwang-tuwa ako sa ginawa natin. Ito ang pinakagusto ko sa larong ito. Yung gulat at takot ng mga babae. Akala niyo siguro, mapeperahan niyo lang ako, no? Akala mo magpapakasal ka sa mayaman tapos aangat na estado ng buhay mo, di ba?
Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Marcos. Unti-unting nagliwanag ang lahat. Ang mga misteryo sa mansyon kung bakit di ko pa nakikita si Sir Alfonso at ang kasunduan nila ni Tatay. Ang kapal ng mukha mo! Pinaniwala mo akong kakambi kita! Naiintindihan mo na. Ako si Marcos Alfonso Lauchenko. Nice to meet you. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yung dayo. Puro ka pa English ng English pagkausap kita. Kaya pala gusto mo akong kilalanin. Oo naman. Siyempre gusto kong malaman ang tunay na pagkatao mo. For your information, marami na akong babaeng tinanggihan. Sila Jessica. Nakita ko ang picture nila. Walang hiya ka, Marcos. Bakit mo to ginagawa? Siyempre. Gusto ko na ang mapapangasawa ko ay karapat-dapat sa akin. Special kasi ako, Sheila. Pero alam kong alam mo rin ito. Nakita mo na ang tunay kong anyo, hindi ba? Ikaw. Ikaw yung nasa kwarto ko. Halimaw ka! Kung hindi ka kakalma, ako magpapatahimik sa'yo. Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan. Akala ko mabait ka. Akala ko. Sinabi ko naman mabait ako, di ba? Totoo naman ang pinakita ko sa'yo. Hindi ka naman mahirap pakisamahan eh. In fact, I enjoy your company. Kaya nga kita pinili eh. Meron kang isang bagay na wala ang lahat ng nakilala ko. Kahit ano, isasakripisyo mo para sa kapatid mo. Gusto ko yan. Kung magiging pamilya tayo, gusto kong maging ganyan ang nanay ng mga anak ko. Ayoko. Marcos, ayoko. Hindi ako papayag. Hindi. Hinding-hindi ako papayag na maging asawa mo dahil halimaw ka. Walang hiya ka, Marcos. Niloko mo ako. Sinabi ko na sa'yo, mabait ako sa mabait. Pero sinasagod mo na ako sa pagsagot mo. Wala kang respeto. Pwes, ipapakita ko sa'yo ang nangyayari sa mga bastos dito. Lumapit siya sa nakayukong lalaki na inakala kong si Alfonso. Biglang nag-iba ang anyo ni Marcos. Isang taong lobo na itim ang buong katawan. Umalulong ito at nagsitindigan ang mga balahibo ko. Inangat niya ang ulo ng lalaki at walang pasabi na kinagat ng lieg. Napadilat ang lalaki at napasigaw sa sakit. At dito ko na nakita na wala pala siyang dila. Ah! Anong ginagawa mo sa kanya? Sabihin na lang natin na mahilig akong kumain ng mga dila. Napakamalasa. At sinabi ko naman sa'yo, ayoko ng maingay, di ba? Sumunod na sinipsip ni Marcos ang dugo ng lalaki mula sa leeg nito hanggang sa bumagsak ang ulo niya sa lamesa. Hindi ko alam kung humihinga pa siya pero umumang na naman si Marcos na kakagatin ito. Tama na! Tama na! Marang awa mo na! Ano bang pakialam mo sa lalaking ito? Hardinero lang ito dito. Please, Marcos! Huwag mo na siyang saktan! Nakita mo ba? Kung hindi ka aayos, ito ang mangyayari sa'yo. Ito ang una't huling babala ko sa'yo, Sheila. Kung hindi ka sasang-ayon sa akin, pamilya mo nang susunod. Okay na. Oo, okay na. Basta tigilan mo na. Huwag mo akong utusan. Pasensya na. Sige, tama na yan. Kumain na tayo. May mga hinanda ako para sa'yo. Zenaida, ipasok mo na. Dinala ni Aling Zenaida ang mga plato at nilabag ito sa lamesa. Hindi siya tumitingin sa akin at parabang normal lang sa kanya ang mga nagaganap. Umalis siya agad. Sinenyasan ako ni Marcos na buksan ang nasa harapan ko. Masuka-suka ako nang makita ang laman ito. Isa, dalawa, tatlong daliri ang nalulunod sa dugo. Regalo ko sa'yo yan. Anong ibig mo sabihin? Ilang beses kong nakita ang mga pasa at sugat mo mula sa kamay ng tatay mo. Marcos, galing kay tatay to? Mga daliri na to?
Napatingin ako bigla sa walang malay na tatay ko. Putlang-putla siya. Lumapit si Marcos sa kanya at inangat ang kamay nito. Nawawala ang mga daliri niya. Sorry, naubos ko yung iba. Pero nagtira naman ako para sa'yo. Yan ang mapapala ng kahit sinong mananakit sa'yo. Ayokong umiiyak ka, Sheila. Diyos ko po. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang regalo ko sa'yo. Inangat niya ang ulo ni tatay at sinampal ito. Niyugyug niya ang bungo ng matanda hanggang sa tuluyang magising ito. Hindi niya masyadong mabuksan ang mata at mukhang wala na siya sa sarili. Anong nangyayari? Hoy, tanda! Gusto kong dilat ka para sa mga susunod na mangyayari. Sir Marcos, please, tama na. Gagawin ko kahit ano. Huwag mo na ako saktan. Parang awa mo na. Si Sheila, sayong-sayo na. Hindi ko hihingi yung bayad. Pati yung bata, kunin mo na. Kainin mo kahit ano ba, sawag na ako. Hindi ko na kaya. Ang ingay-ingay mo. Talak ka ng talak. Ikaw na ang pinakamababang uri ng taong nakilala ko. Kahit ang mga anak mo, ipapahamak mo para lang makaligtas ka. Sila na lang, wag na ako. Wag ako. Pai! Pati ba naman si Maymay? Walang kwentang taong ito. Alam mo bang alam ng tatay mo na ipapakasal ka niya sa isang aswang? At siya mismo nagplano na ikulong ang kapatid mo dito. Dahil alam niyang gagawin mo ang lahat para maibalik ang kapatid mo sa'yo. Aswang nga ako. Pero mas masahol pa itong tao na ito sa akin. Pati pamilya niya, tinalo niya. Binenta niya kayo sa akin. Ang buhay niyo kapalit ng pera. Hinding-hindi ko gagawin sa'yo yun, Sheila. Naiintindihan mo ba ako? Oo, Marcos. Pero dahil siya ang nagdala sa'yo dito sa akin, kaya pagbibigyan ko pa rin siya. Ganun ako kabait. Imbis na ihapunan, gagawin ko siyang regalo para sa'yo. Para may pakinabang siya. Anong ibig mong sabihin? Nagustuhan mo ba ang mga pagkaing dinala ko sa'yo, Sheila? Nabubusog ka, di ba? Talagang inihanda ako yun para sa'yo. Lahat yun ginawa ko para maging handa ka sa pag-iisang dibdib natin. Para mas madali sa'yo na kumain ng laman loob ng tao. Hindi ko maintindihan. Masarap ang mga pagkain, pero anong mali sa mga kinakain ko? Simula nang dumating ka dito, kumakain ka na ng tao. At ngayon, ito ang wedding gift ko sa'yo. Wag. Teka lang, ano pang gusto mo? Sa'yo na lahat. Ibabalik ko. Huwag mo lang ako saktan. Stupido. Walang kwenta ang lahat ng meron ka. Wala akong ibang gusto mula sa'yo. Wala kang kwentang tao. Dinakma niya ang ulo ni tatay at dinukot ang dila. Nagpumigla si tatay pero mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Napatayo ako pero nanlisik ang mga mata ni Marcos nang magsimula akong kumilos. Wala akong nagawa nang tanggalin ni Marcos ang dila ni tatay. Kinagat niya ito at natawa siya. Ang natitira, nilagay niya sa plato ko. Kainin mo. Ha? Kainin mo. Kung hindi, susunod ang kapatid mo. Wala siyang malay sa nangyayari. Pero pwede ko siyang gisingin. Gusto mo ba yan? Gusto mo bang maglaro din kami? Huwag si Maymay! Please! Marcos, kahit ano! Kahit sino! Kahit ako! Pero huwag si Maymay! Okay. E di kagatin mo ang dila ng tatay mo. Mangiyak-ngiyak ako na sinunod ang sabi ni Marcos, Sir Jupiter. Pero sinuka ko din ang sinubo ko. Sulit! Sulit ang lahat ng pagod ko. Lahat ng oras sa paghahanap. Lahat ng mga babae. Lahat ng palipat-lipat na lugar para lang matagpuan ka. Ikaw ang magiging reyna ko. Kainin mo yan para maging ganap ka ng aswang katulad ko. Marcos! Marcos, ayoko na! Hindi ko na kaya! Okay lang. Simula pa lang ang lahat.
Si Naida, halika dito. Bihisan mo si Sheila. Ihanda mo siya para sa pag-iisang dibdib namin. Hinatak ako ni Aling Zinaida sa isang kwarto. Sinimulan niya akong bihisan ng isang wedding gown. Tulala pa ako sa pagkabigla sa lahat ng nangyari, pero isang bagay lang ang laging magpapabalik sa akin sa realidad. Aling Zinaida, marakawa mo na. Iligtas mo po yung kapatid ko. Alam kong mabuti ka. Hindi ka katulad ni Marcos. Pinapaalis mo ako umbisa pa lang. Maawa kayo sa kapatid ko. Bata pa siya. Alam kong hindi siya magiging ligtas dito kahit mapangasawa ko pa si Marcos. Pero tahimik pa rin ang matanda kahit anong sabihin ko. Tuluyan na akong napanghinaan ang loob nang dalhin niya ako sa malaking kubo sa tabi ng mansyon. Sa loob, namataan ko si Marcos na bumalik sa kanyang anyong tao. Isang lalaki na pormal ang damit ng katabi niya. Nandun din si Maymay. Gising na siya at may pasak sa bibig. Nanlalaki sa takot ang mga mata niya at tulo ng tulo ang luha sa mga mata ng kapatid ko. Tatakbo na sana ako papunta sa kanya ng bulungan ako ni Aling Zinaida. Napahinto ako, sinabi niya. Nagulat ako pero tumango ako at inayos ang sarili ko. Hinanda ko ang kalooban ko. Pinisil niya ang braso ko nang lumabas ng kubo. Sheila, napakaganda mo sa iyong damit. Salamat, Marcos. Magsisimula na tayo. Nandito na ang magkakasal sa atin. Talagang nakiusap ako sa judge na magpunta dito ngayon para lang sa kasal natin. Ang nagagawa talaga ng pera. Magpasalamat ka sa kanya. Salamat po. Sinimulan niya ang seremonya hanggang sa dumating sa pinakakinatatakutan kong parte. Ngumiti si Marcos at mula sa isang lamesa may inabot siyang plato sa akin. Hindi na daliri o dila ang laman nito, pero... Puso ng tatay mo. Kainin mo, Sheila. Huwag mong isusuka. Diyos ko po. Tandaan mo, kung hindi puso ng tatay mo, puso ng kapatid mo, pumili ka. Napalingon ako sa umiiyak kong kapatid. Tinatagan ko ang loob ko. Kinuha ko ang puso ni tatay at sinubo ito. Nilunok ko. Matapos nito tumingin ako kay Maymay at sa huling pagkakataon, may sinabi ako sa kanya. May, yung usapan natin. Kumunot ang ulo ng bata pero tumango siya. Ha? Ano yun? Ah, wala. Kinain ko na yung puso ni tatay. Magiging aswang na rin ako. Ano, masaya ka na? Oo, ikaw ang magiging reyna ng pamayanan ko ng aswang dito. Gagawa pa tayo ng iba pang mga aswang. Tingnan mo si Zinaida. Masaya at kontento siya bilang katulad ko. Ang hardinero, okay na sana kaso tumutol pa. Pero hayaan mo na, kung makakasama kita bilang reyna ko, walang makakapigil sa atin na makapagpalaganap ng lahi natin. Tinuloy ang seremonya. Umabot sa huling parte na hahalikan ako dapat ni Marcos. Nilapit niya ang mukha sa akin. Papalapit nang bigla kong iniwas ang mukha ko kaya ang pisngi ko lang ang nahalikan niya. Dinakma niya ang mukha ko para mahalikan ako sa labi pero sa gilid ng aking mata nakita ko ang senyales na hinihintay ko. Si Aling Zinaida, nililiyaban niya ang kubo. Dinuraan ko sa mukha si Marcos. Sinampal niya ako pero tinawanan ko siya. Kahit kailan, hindi ako papakasal sa katulad mong hayop ka! Anong? Zinaida! Anong nangyayari? Pakawalan mo na sila, Marcos! Ha? Anong kalokohan to? Hindi na ako makakapayag sa mga ginagawa mo. Tama na! Pati ba naman bata? Nagbagong anyo si Marcos at sinunggaban ako, pero humarang si Aling Zinaida. Nagbago din siya ng anyo. Nagsimula silang maglaban at gumapang ako papalayo sa alitan ng dalawang aswang.
Sinubukan kong hanapin si Maymay pero parang naglaho ang kapatid ko. Lumalakas na ang apoy sa buong lugar. Nakita ko ang judge na binayaran ni Marcos na nagsusubok buksan ang pintuan pero nakasarado ito. Nahulog ang isang parte ng kisame sa kanya at nagliyab ang damit niya. Ngayon ka pa makukonsesya, Sinayda. Sa dami ng babaeng dinala ko dito. Ang kapal ang mukha mo. Tinanggap mo ang mga binigay ko sa iyong pera. Ginusto mo ang ganitong buhay. Tate yon, hindi katulad mo. May natitira pa akong konsensya. Hindi ako papayag. Akin lang si Sheila. Hindi sila makakatakas. Hindi ko talaga makita kung nasan si Maymay. Natutupok na ang buong kubo hanggang sa naramdaman ko na lang ang mga kamay ni Aling Zinaida na bigla akong tinulak sa isang bintana. Nabasag ito dahil sa puwersa at tumilapon ako sa damuhan sa labas. Susundan ako dapat ni Marcos pero pinulupot ni Aling Zinaida ang katawan niya sa aswang at hinatak pabalik. Aling Zinaida! Maymay! Babalik na sana ako sa bintana kung sakaling nasa loob pa si Maymay pero malakas na ang apoy doon. Tumakbo ako sa pintuan pero di ko na mabuksan dahil napakainit na ng doorknob. Sisirain ko pa rin sana ang pintuan na may biglang sumigaw sa likod ko. Nakatago sa mga halaman sa labas ng kubo, umiiyak si Maymay at tinatawag ako. Ate! Ate! Andito ako! Diyos ko! May! Agad kong niyakap ang kapatid ko. Sinuri ko ang katawan niya pero okay naman ang lahat. Umiiyak siya talatang na trauma pero maliban doon, hindi siya nasaktan. Okay ka lang? Opo, sinunod ko yung usapan natin. Magtago, tapos tahimik lang. Okay lang ako, ate. Diyos ko, ligtas na tayo, May. Dahil yun kay Aling Zinaida. Nakaalis kami sa hasyenda ni Marcos, Sir Jupiter. Natupok ang mga aswang ng apoy. Bago kami umalis, bumulong ako ng pasasalamat sa sakripisyo ni Aling Zinaida dahil bago niya ako ihatid sa kasal, binulungan niya ako. Sinabi niya sa akin ang balak niya at kung kailan ako dapat maghandang tumakas. Kahit aswang siya, ginusto niya akong balaan umpisa pa lang. Gusto niyang mahinto ng kasama ni Marcos lalo na may sangkot na bata. Napakarami ng kasalanan niya dahil tinulungan niya si Marcos sa mga pambibiktima. Pero naisip niyang baka hindi pa huli ang lahat para gawin ng tama. Tinulungan niya kaming makaligtas kapalit ang buhay niya. Nakatakas kami ni Maymay, Sir Jupiter. Dumiretso kami sa albularyo para makontra ang pagiging aswang ko rin dahil kinain ko ang puso ni tatay. Matapos nito, nakahanap kami ng paraan na makabalik kina lolo at lola na lubos na kinasaya nila. Matagal na pala nila kaming gustong makasama at si tatay lang ang nagpipigil. Sa wakas, nagkaroon kami ng bagong panimula, kapiling ang mga tunay na nagmamahal sa amin. May waga ang karagatan. Wala pang nakakaarok sa kung ano ang tunay na anyo ng kailaliman nito. Wala pang sapat na katibayan ng siyensya para patunayan ang pinakakailaliman ng karagatan. Ang alat ng tubig nito, ang mga korales at malalaking bato, kasama na ang mga kakaibang nilalang na lumalangoy at nabubuhay dito ay sadyang mahiwaga at hindi kayang pag-aralan lahat ng tao. Ang karagatan na malaking bahagi ng ating planeta ay nilikha
para sa ibang nilalang. Opo, tayong mga nakatungtong sa kapatagan ay marami pang hindi alam tungkol sa mga naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Dear Sir Jupiter, ang aking ibabahagi ay isang kwentong ibinahagi lang din sa akin ng isang manang Yolanda na nakasabay ko sa barko nang minsang maglakbay ako pauwi sa probinsya namin. Gabi noon at bilog ang buwan, mag-isa kong pinagmamasda ng lakas ng liwanag ng buwan na siyang nagsisilbing tanglaw sa madilim na tubig ng dagat. Ewan ko ba, Sir Jupiter, pero sa tuwing bilog ang buwan ay tila may nangyayari sa aking kakaiba o masama. Kung hindi ako nagkakasakit o nananamlay, nawawalan ako ng gana sa buhay. Pero nang gabing yun, nag-iba ang pakiramdam ko sa kauna-unahang pagkakataon. Nang mismong lapitan ako ng isang matandang nakadamit panluksa at balot na balot ang katawan ng makapal na balabal. Mag-isa lamang ang matandang babaeng yun at tila naghahanap ng makakausap. Naawa ako sa kanya. Sa tingin ko ng mga panahong yun, tulad ko, mag-isa rin siyang naglalakbay sakay ng maliit na bapor. Nakakaawa ang matanda. Malungkot ang mga mata niya. Naawa ako sa kanya dahil napansin kong parang gutom na gutom siya. Tumabi siya sa akin at tiningnan ako habang nakatitig ako sa buwan. Napakalawak ng dagat, ano? Napakamisteryoso. Samahan mo muna ako dito at mahaba-haba pa ang biyahe. At saka, mukhang tayo na lang ang gising. Lahat sila mahimbing nang natutulog sa mga pwesto nila. Napangiti ako, Sir Jupiter, at pinakinggan ko ang matandang babaeng nagpakilala rin sa akin bilang si Manang Yolanda. May ikukwento ako sa'yo. At sa maniwala ka man o hindi, talagang nangyari ang istoryang to sa tunay na buhay. Gusto mo bang marinig? Napatango ako, Sir Jupiter. Isinilang ako sa isang isla sa Mindanao kung saan maraming nakapalibot na dagat. At napakahiwaga ng mga ito. Mahirap lamang kami. Napaka-payak ng aming pamumuhay. Si nanay? Naku, napakaganda ni nanay.
Kahit may asawa na eh, marami pa rin nagkakagusto sa kanya. Kaya malimit na magselos ang tatay ko noon. Kasi si tatay naman hindi ganong kagwapuhan. Malimit siyang kutsain sa amin ang mga kumpare niya dahil sa patpatin at maitim niyang pagkakatawan. Kung titignan mo si tatay, mukha siyang undin. Alam mo ba kung ano ang undin? Ito ay isang nilalang na nabubuhay sa tubig. Kawangis ng pinaghalong isda at tiyanak ang itsura nito. Pare Tonyin, huwag kang maglalakad mag-isa sa tabi ng ilog. Bakit naman, pare? Baka mapagkamala kang undin. At huwag ka rin mamamasyal sa dagat, lalo na kung gabi. Paring lito naman eh. Dahil baka mapagkamala kay Sokoy. Hoy! Tigilan niyo nga asawa kong si Tonyin. Nananahimik ang asawa ko. Eh kung makapanlait kayo, akala niyo naman mukha kayong mga artistang taga Maynila. Eh mga mukha naman kayong koko. Ano ba nakita mo dyan sa asawa mo, Elsa, at mahal na mahal mo? Mabuting tao si Tonyin. Kahit seloso yan, malawak ang pangunawa. Hindi katulad ninyo. Mga mukhang butiking tinubuan ng kuhol sa muka. Kung makapanlait kayo, wagas ah. Guwapo ka ba? Elsa, tama na. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Halika na, maghapunan na tayo. Patuloy ang paghampas ng alon sa bapor na sinasakyan namin ng matandang si Manang Yolanda. At patuloy din ang pagkikwento niya sa akin. Tandang-tanda ko pa ang mga eksaktong sinabi ni Manang Yolanda sa akin noon habang nagpapatuloy siya sa pagkikwento, Sir Jupiter. Seloso si tatay. At ayaw nang lumalabas mag-isa si nanay ng bahay namin. Lumipas ang ilang linggo, biglang nagkaroon ng karamdaman si nanay. Naging matamlay siya. Bigla na lang siyang hindi kumakain at palaging nagsusuka. Ang nakakatakot pa, ang kanyang palate, napupuno ng mga balakubak na parang kaliskis. Natuyot ang balat niya na parang balat ng sawa. Sa hindi malamang dahilan, nag-alala si tatay at nag-isip kung may nakain ba si nanay na masama o may kumulam sa kanya. Bakit kanya ng itsura ni nanay, tay? Mukha na siyang matanda. Mukha na siyang... Sokoy. Kahit ang kanyang utak ay inaapektuhan na rin, nag-iba na si nanay bigla. Umasta siyang parang mabangis na hayop. Nananagpang siya, nangangagat, at madalas niyang pinagdidikit ang kanyang mga binti pagkatapos ay bigla siyang kakawag-kawag na parabang isang isda, isang sokoy. Nagugutom ako! Elsa, anong nangyayari sa'yo? Gusto ko ng karme! Nang naman! Nang dugo!
sa mura kong edad ay hindi ko mapigil ang matakot sa aking ina. Pati ako kinakagat niya sa tuwing hinahatiran ko siya ng makakain. Ay, Nay! Bakit niyo ko kinagat? Dahil sa karahasan at kakaibang lakas ni Nanay, itinatali na lang siya ni Tatay sa loob ng kubo namin. Nakakaawa man, pero yun lang ang kaya naming gawin ng mga panahon na yun. Hanggang isang gabi, bigla na lang nakawala si Nanay. Nay? Nay, nasaan ka? Bakit? Anong nangyari sa nanay mo? Nakawala siya, Tay. Tingnan mo ang tali. Mukhang inat-ngat niya, kaya siya nakawala. Diyos ko! Elsa! Elsa, nasaan ka? Nagtatakbo kami ni Tatay sa tumana. Wala si Nanay doon. Naghanap kami sa New Gun. Ngunit wala rin siya doon hanggang sa... Elsa, ano yung ginawa mo? Nasa loob ng kwadra namin ng inahing baboy, si Nanay, at kitang-kita ko kung paano niyang inasab ang alaga naming baboy. Kanya itong kinain na parabang buhay na tao. Sinipsip ang dugo at nilamon ang mga lamang loob. Nagmisto lang aswang si Nanay. Mabilis na dinampot ni Tatay si Nanay at inilayo ito sa nangingisay naming alagang baboy. Gulat na gulat kami ni Tatay nang magsimulang magbago ang balat ni Nanay. Bumalik ang kanyang kagandahan. Kitang-kita namin. Hinding-hindi ko yun malilimutan. Elsa? Tunying? Nagbalik na ang iyong dating anyo. Mabilis at palihim naming ibinalik si Nanay sa loob ng kubo. Ingat na ingat kami para walang makakita sa amin. Pagod na pagod si Nanay. Hingal na hingal. Niyakap siya ni Tatay at hinalikan hanggang sa makatulog si Nanay makalipas ang ilang oras. Panginoon ko, tulungan niyo po ang asawa ko. Pagalingin niyo po siya sa karamdaman niya. Hindi ko po alam kung anong kulam o kahiwagaan ang nangyari sa kanya, pero mistula po siyang isinumpa o sinapian ng kung ano. Hindi pa natatapos ang pagdarasal ni Tatay. Biglang nagbalik sa dating nakakarimarim na anyo si Nanay. Naging suko isang muli. Nakakadiri. At mas malansa na ang amoy niya sa pagkakataong iyon.
biglang may kung anong hangin ang umihip sa nagugulumihan ang pag-iisip ni tatay. Nagka-ideya si tatay na baka ang dugo ng buhay na hayop at sariwang laman loob nito ang sekreto para manumbalik sa pagiging tao si nanay. Totoo ba, tatay? Oo. Iba ang kutob ko, anak. Kailangan nating pakainin ng sariwang hayop ang nanay mo para bumalik siya sa dati niyang anyo. Magmula noon ay nagsimula siyang magbigay kay nanay ng kung ano-anong dugo ng manok at dugo ng baboy. Kasama na rin ang balon-balunan ng mga kambing, bituka ng baka at atay ng mga ligaw na aso. Hanggang sa isa-isa tunti-unting nawala ang mga hayop sa lugar namin. Kailangan ba natin gawin to, tay? Oo, anak. Para sa nanay mo. Pero, wala na akong makitang mga hayop sa kapitbahay natin eh. Lahat nakain na ni nanay, tay. Bumabalik man ang mukha ni nanay sa dati nitong anyo sa tuwing nakakakain ng sariwang laman loob at dugo ng hayop. May isang bagay kaming napansin sa kanya. Nag-iiba na ang takbo ng isipan niya sa tuwing gumaganda siyang muli at nagiging tao. Hindi niya kami nakikilala. Tila nagkaroon siya ng amnesya. Elsa? Ako to, si Tunying. Tunying? Sino ka? Ang asawa mo. Nay, ako po ang anak niyo. Kilala niyo po ba ako? Hindi. Hindi ko kayo kilala. Alam mo ba ang pangalan mo? Kales. Kales? Oo. Ako si Kales. Pero, ikaw si Elsa. Ikaw ang asawa ko. Sino si Kales? Nakatira ako sa ilalim ng dagat. Doon, kasama kong nabubuhay ang iba pang mga nilalang na katulad ko. Katulad mo? Malimit akong lumabas sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Doon sa dagat, malapit sa kabilang isla. Marami kami roon. May mga kasama akong mga babaeng may buntot. May mga malalaking mata at mapuputing balat na tinuyo ng tubig alat. Kung tawagin sila ay mga... Mga sirena! Paano mo nalaman? Nakakita ako ng isang sirena noong 7 taong gulang pa lang ako. Bilugang buwan at ginabi ako sa pangingisda kasama ang lolo ko. Bigla akong nakarinig ng isang tinig ng babae. Humihingi ng saklolo. Nang lapitan ko ito ay halos madulas-dulas ako sa pagtakbo. Dahil nakakatakot ang itsura nito. Si Banaeg. Ang sirenang nakulong sa lambat ng mangingisda. Siya ang kapatid kong sirena sa ilalim ng dagat. Namatay siya at hindi na namin natagpuan. Galit na galit ang hari namin sa ilalim ng karagatan. Tay, mukhang nababaliw na yata si nanay. Dalhin natin siya sa ospital, sa espesyalista o kaya sa albularyo. Biglang sumigaw si nanay.
Hindi! Papatayin nila ako! At kapag pinatay ako ng albularyo, pati ang asawa mong si Elsa, mamamatay. Hindi ikaw si Elsa? Kung gayon, nasaan ang asawa ko? Nakita ko siyang nagpapatuyo ng isda sa tabing dagat isang gabing bilugang buwan. Napakaganda niya. Nahalina ako sa ganda niya. Lumangoy ako papalapit sa kanya at tinawag ko siya. Natulala siya nang makita ako at biglang nahimatay. Anong ginawa mo sa nanay ko? Saan mo siya dinala? Katahimikan. Biglang huminga na lang ng malalim si nanay. Nandito ako, anak. Tulungan ninyo ako. Tunying, gusto ko nang makalaya sa kapangyarihan ni Kales. Siya ang siyokoy na kumuha sa akin, papailalim sa madilim na bahagi ng dagat. Nawalan ako ng malay ng ilang oras. Pagmulat ng mata ko, nasa pampang na ako muli at tuluyan kong nakalimutan ang lahat. Nanghina ako noon at tila nakaramdam ng kakaibang karamdaman. Higit pa sa kulam ito. Tonying, iligtas ninyo ako. Biglang tumulo ang mga luha ni nanay ng mga sandaling yon. Kahit ako, naiyak na rin ako dahil sa mga nangyayari. Tunying! Nagugutom ako! Inilihim naming pamilya ang lahat. Hindi kami makapaniwala sa kwento ni nanay, ngunit ang mga luha niya ang nagsasabing kailangan niya ng kamot sa sakit niya. Isang gabi, nakawala na naman si nanay mula sa pagkakagapos niya sa bahay. Ang apo ko! Sinong gumawa nito sa apo ko? Nagtatakbo kami sa bahay ng matanda. At nakita namin si nanay na gutom na kinakain ang lamang loob ng kalaro kong si Jerry. Patpating bata si Jerry at lumpo. Pero pilyo. At mahilig mambuska ng ibang bata. Halos buhay pa ito ng datna namin. Jerry! Anong nangyari sa'yo, Apo? Sinong gumawa sa'yo nito? Lola! Si Aling Elsa po! Inagat niya ako! Kinain ni nanay ang kapitbahay namin. Ang kalaro kong si Jerry! Kakainin ko ang lahat ng masasama. Kasama na ron ang mga tulad mong bata. Hindi! Sa harapan ng lola ni Jerry ay biglang bumalik ang ganda ni nanay, pati ang kanyang isip at memorya. Ngunit takot na takot siya sa kanyang asawa. Si Kales ang pumatay kay Jerry. Galit siya sa masasamang bata. Biglang nagwika ng kakaibang lengguwahe si nanay. Tunog-butan ding ang lumabas sa kanyang bibig.
stomach says nagraman. Batatata desram sing daw palayawan. Eman sa tuwin at biswal kamatayan. Nang madaling araw na yon, nagpa siya si tatay na lumuwas sa ibang isla. Natakot siya nga, baka makulong si nanay dahil sa pagpatay kay Jerry. Sa paglalakad namin papunta sa baybayin, nakasalubong namin si Aling Rosa. Isang matabang-matabang babaeng bukbukin ang mukha. Kilala ito bilang promotor ng dynamite fishing sa lugar namin. Baboy! Baboy! Nagugutom ako! Gusto ko ng baboy! Nay! Si Aling Rosa yan! Hindi siya baboy, Nay! Baboy siya! Nagpapasabog sila ng dinamita sa tirahan namin! At nagbebenta siya ng mga batang walang kasalanan sa mga dayuhan! Baboy siya! Puno siya ng kasinungalingan at kahalayan. Agad na sumampa si nanay sa matabang ulo ng bukbuking si Aling Rosa. Oo, tandang-tanda ako pa ang pangalan ng kapitbahay naming illegal recruiter. Ginasab ni nanay ang ulo niya at dinukot sa butas-butas niyang mukha ang dila niya. Pinila ni nanay ang dila niya at ginawa itong parang goma. Nang isa-isa sakit ang matabang illegal recruiter. Agad na inawat ni tatay si nanay pero sinanggisan nito at tinulak papalayo. Binutas ni nanay ang matabang dibdib ni Aling Rosa. Oh, kawawa nga Aling Rosa. Walang natirang lamang loob sa katawan niya nang marumi sa kasalanan. Kilalang traidor at chismosa si Aling Rosa sa buong lugar namin. Kaya malakas ang hinala namin ni tatay na walang magagalit sa nangyari sa kanya. Ilang saglit pa ay nahimasmasan si nanay. Isinakay namin siya sa bangka habang nanumbalik ang kanyang ganda at memorya. Iyon ang naging simula ng pagtatago namin sa isang liblib na isla. Napansin namin ni tatay na kapag laman loob ng taong nakakain ni nanay, mas nagiging matagal ang bisa nito sa kanya. Mas nagiging mabagal ang pagpapalit niya ng anyo patungong sukoy. Dahil doon, napilitan si tatay na maging masama at magdala ng tao gamit ang kanyang bangka papunta sa isla. Iba't ibang tao. Karaniwan, mga masasamang tao na karapat dapat naman talagang patayin at kainin ng buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga sandaling yun na punong-puno pa ako ng takot. Hanggang sa umabot sa puntong wala na akong maramdaman. Parang bigla na lang akong naging manhid sa mga nangyayari sa paligid ko. Siguro nasanay na lang din ako sa mga nangyayari sa buhay naming mag-anak. Hindi nagtagal, lalong dumami ng dumami ang napatay ni nanay. Sa tulong na rin ng tatay ko. Hanggang sa napapansin na lang namin na parang bumibilis na ulit ang epekto ng tao kay nanay. Parang sa tuwing makakatikim siya nito ay lalo siyang nagiging hayok. Lalo siyang nagugutom.
Hanggang sa halos hindi na namin kaya ni tatay na punan ng matinding kalam ng kakaiba niyang sikmura. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa nanay mo, anak. Bakit ba sa pamilya natin nangyari to? Ako man po, tay. Wala rin akong ideya. Tay, sana po matapos ng paghihirap natin to. Pero hindi namin nakalain ni tatay noon na didinggin agad ang hiling namin. Kinagabihan ng araw na yon, mahimbing kaming natutulog ni tatay nang bigla na lang akong magising. Dahil naramdaman kong may mabigat na nakadagan sa akin. Nangimulat ko ang mga mata ko. Halos hindi ako makapaniwala. Nanay! Nanay, ano po ginagawa niyo sa ibabaw ko? Bakit niyo po ako tinatampahan? Nagugutom na ako, Neneng. Kailangan ko ng kumain. Ikaw muna ang uunahin ko dahil ititira ko ang tatay mo para sa susunod na putahe. Kailangan ko ng mas malaking pagkain sa mga susunod na araw. Ano po? Nay, Nay, huwag niyo pong gawin to. Anak niyo po ako! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako ang nanay mo? Wala na ang nanay mo, Neneng. Hindi niya nakontrolado pa ang katawang to. Sa'kin na to. Ako na ang may-ari nito. At kahit kailan, hindi na babalik pa sa inyo si Elsa. Tay! Tatay, tulungan niyo po ako! Tatay! Patawarin mo ko, Elsa. Pero hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Bigla na lang nablangko ang utak ko matapos kong makita si tatay na iwinawasiwas ang hawak niyang pantaga doon mismo sa leeg ni nanay. Kitang-kita ko nang lumagpak ang ulo ng aking ina. Kwentong ibinahagi sa akin ni Manang Yolanda ng gabing yun, Sir Jupiter, tungkol sa kanilang pamilya. Na hindi ko man masyadong mapaniwalaan, ngunit nagbigay sa akin ng kakaibang hilakbot, Sir Jupiter. Dahil sa posibilidad na baka totoo ang sinabi sa akin ng matandang yun, nasa palagay ko rin ay may sapak sa ulo. Nagdududa talaga ako sa katotohanan ng kwento niya. Pero natatakot din ako. Kaya naisipan ko itong ibahagi sa inyo. Matapos ang kwentuhan namin ay tila nagtago na sa madilim na ulap ang bilog na buwan ng gabing yun, Sir Jupiter. Dahilan upang magdilim din ang paligid. At sa gitna ng karimlan, ay bigla na lang nawala sa tabi ko si Manang Yolanda na siyempre, ipinagtaka ko naman din agad. Hindi ko na po siya nakita pa sa bapor kahit ng sumunod na araw. Nabalitaan ko na lamang mula sa mga pahinante ng bapor
na isang bangkayang natagpo ang balutang-lutang sa tubig. Isang bangkay na nakadamit panluksa at balot na balot ng balabal. Kung sino man ang bangkay na yon ay hindi ko na inalampa. Kahit na may hinala na ako kung sino ito. Naway mag-iwan sa atin ng kakaibang aral ang kwentong ito at palaging magpaalala sa atin na may mga bagay na hindi talaga maaabot ng katalinuhan ng tao. Maging kasing lalim man ng dagat ang talino nito. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pakikinig. At ngayon, siyempre, hindi mawawala ang shoutout portion. Shoutout kay Catherine, The Galactic Star, May Roland, Criza Fenis, Lola Emil, Angelica Gacosta, Drew, Roy Camporidondo, ganun din, shoutout kay RJ Mendez of Slow Burn Company, Daisy Garcia, Lermeline Fanella, Mar Angeline Maulion, at kay Jeka Yam. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Mylene Bostoen at Lermeline Fanella. Sabi ni Mylene, inaabangan ko talaga ang inyong mga kwento. Kasakasama na po kayo sa pang-araw-araw ko. Nakakatulong po kayo na ma-overcome ang pagkabagot pag nasa bahay lang ako at during work naman. Nakakawalang pagod po pag napapakinggan ko kayo. Galing niyo po talaga. More power po sa inyong page. Greetings from Belgium. Sabi naman ni Lerma, good day mga ka-Katie, silent listener here. Abangers din po ako lagi sa mga kwento ninyo. Minsan, dina-download kapag may gala at perfect pampatulog ko po ito. Tapos pagkagising, kinigulit. More stories to come po at God bless sa inyo. Sa mga hindi po nabanggit, kayo naman po ang susunod. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.